Magandang araw! Maraming salamat at ikay bumalik na naman dito sa aking mga viral and trending na mga topics. Para sa aking mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at welcome and welcome back sa inyong lahat sa muli niyong pagbisita sa aking channel. Kaya ating nang simulan ng ating pangunahing pag-uusapan. Bea Alonso, hinatak ni Alden Richards sa Kapuso Network. Hayon nga sa Board Productive, marami sa mga followers ni Bea Alonso ang naguluhan at nalilito kung saan ba talaga pipirma ng kontrata itong si Bea. Sa ABS-CBN ba ulit? O sa TV5 o di kaya naman sa GMA Network? Marami ang may gusto na sa Kapamilya Network sa dapat pumirma muli dahil ilang taon rin naman siya sa naturang network at ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para maging isang si Bea Alonso ngayon. Halos magkasabay kasing natapos ang kontrata ni Bea Alonso sa ABS-CBN at ang pag-expire legislative franchise ng Kapamilya Network. Sa ngayon ay freelance actress na si Bea Alonso at wala na siya sa pangangalaga ng Star Magic. Malakas ang bulung-bulungan na ang unang gagawing proyekto ni Bea Alonso bilang isang freelancer ay ang movie nila ni Alden Richard na A Moment to Remember. Kaya naman agad sumagi sa isip ng kanyang followers na malamang nga ay maging isang kapuso na si Bea. Ayon naman kay Bea, isa kasi sa gusto niyang gawin sa kanyang showbiz karil ay ang magkasama sila ni Alden Richard sa isang pelikula. Bilib daw si Bea sa acting ng aktor lalo na nang napanood niya ang pelikula nila Alden at Catherine Bernardo. Kaya naman nag-offer sa kanya ang isang movie with Alden. Ay di na raw siya nagdalawang isip pa at tinanggap agad ito kahit pa co-producer ang GMA Pictures ng naturang pelikula. Malamang ay malaki ang tsansang mapapanood si Bea Alonso sa mga programa ng GMA 7 katulad ng Eat Bulaga, All Out Sundays at iba. Sa ngayon pa lang ay marami ang nagsasabing malamang sa hindi ay magiging isang kapuso na rin si Bea Alonso lalo pat tila mas lumabo ang pag-asang muling mag-operate ang ABS-CBN at hihintayin pa ang pagpasok ng bagong kongreso sa 2020 bago talakayin muli ang kanilang prangkisa. Karamihan sa mga artista ngayon ay kanya-kanyang diskarte para sa kanilang showbiz karir at marami sa kanila ang binansagang walang utang na loob kaya minabuti ni Bea na ilabas ang kanyang saloobin hingil dito. Ayon sa aktres, noon daw baguhan pa lamang siya sa industriya ay ganoon rin ang kanyang pananaw sa mga lumilipat na artista. Pero habang tumatagal daw siya sa showbiz, ay naiintindihan na niya ang pinagdaraanan ng suliranin ng mga artista na kaya sila nag-over the backwood at naaawa siya sa mga ito. Totoo ngang malaking tulay ang network para makilala silang mga artista at tinatanaw naman daw talaga nila itong sa isang malaking utam na loob. Pero bilang isang artista naman ay pinaghihirapan din nila kung anuman ang kanilang naaabot sa showbiz career. Hindi naman daw nila ito basta-basta naaabot at nagiging instant celebrity kaagad. At iyan lamang ang ating mga pangunahing topic ngayon. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na para lagi kang updated at hindi nahuhuli sa ating mga panibagong mga viral and trending topics. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli.